my dog. His name is Tiptoe, and he's already 5 years old, and he has no idea that we're going to surprise him and surprise us downstairs, and he has no idea that he's wearing the hat. Happy birthday, buddy! Happy birthday! Tiptoe, say bye-bye! Tiptoe! Say bye-bye! 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 Alright guys, it's been a week since our dog, Tiptoe, passed away, and with this vlog we just wanna reminisce and share to you guys about Tiptoe. So yes guys, Tiptoe was an amazing dog with the whole family. He's like one of the first dogs that has been with us, the whole family here, starting maybe in this house. Nung nag-start pa lang kami mag-YouTube, si Niana sobrang bata pa, and I guess si Natalia, wala pa si Natalia na. Yeah, let's begin from the start. Si Tiptoe, he's actually Seiya's dog. Seiya's like the real owner. We got Tiptoe ng mga 2012? Yes, 2012. Si Ate Seiya kasi nagpumapasok, so di niya kaya alagaan. So dito niya pinastay si Tiptoe. I remember the first moment I saw Tiptoe. Parang binaba ni Ate dyan sa may main door. Tapos he came running to me with a blue bone pillow. It was an OG pillow. You can still remember that? Yeah, I still remember because my first dog ever actually took care of. Ayun, si Tiptoe dumating siya sa amin nung mga nag-start pa lang kami sa YouTube. Dati, it's just me who was staying here sa house. Wala pa si Seiya. Tsaka si Ninya. He was here in the house, sleeping with us. Ever since that day, Ate Seiya took him to the house here. From there, we took care of him every day. He would sleep with us in the room. We would play with him. It's like part of our routine where we would walk him outside. Yes, he basically became a part of the family. If maalala nyo sa mga supporters ko nung like dati-dati pa. Chickser days. Yes, Chickser days. Sure ako na kilala nyo si Tiptoe kasi kasama siya sa mga video na ginagawa ko nung nagsisimula pa lang ako nung gusto ko maging content creator. So, nag-experiment ako ng sarili ko, binavlog ko. Tapos wala pa masyado nang vlog nun eh. May voiceover ka pa nun para kay Tiptoe. Ayan, nag-explore pa lang ako. So, makikita nyo yun sa old videos ko. And hi guys! So yun, ipapakilala ko sa inyo. Tiptoe! Bakit? Hi! Bata pa ako noon, and then makikita nyo rin siya sa Giyomi ni Niana. Yeah, one of the first videos that I ever did, Tiptoe was behind me. He took all the attention. Everyone was commenting about Tiptoe in the back. Actually, naging sobrang malapit siya sa akin kasi siya yung naging kasama ko sa kwarto. Kumbaga, dati kasi parang hindi ko pa kaya magstay sa kwarto mag-isa. Tapos nandiyan na siya, parang lumakas yung loob ko na kaya ko nang... Kaya ko na matulog sa... Para siyang bantay ni Kuya. Yes. Sa sarili kong kwarto. Siya yung lagi kong kasama natutulog. Pag nanonood rin, nandyan siya. Kumbaga... Kung nga rin may papasok, talagang tatahol yan si Tiptoe. Yes, para siyang guardian namin dito talaga sa bahay. And then, ayun na nga, hanggang sa nagva-vlog-vlog na kami, nasasama siya sa mga vlogs namin minsan. Tapos ginawa namin siyang Instagram account para makilala nga ninyo. Makikita nyo dun yung mga onting mga photos niya and like mga little memories. He's always there. We play with him. We cuddle with him. Tapos yan, si Tiptoe yung pinaka-favorite nila, mama and dad. Based on their experience, siya lang daw yung aso na walang amoy. Palaging mabango yan si Tiptoe. Kahit di nalilip. Para siya yung star ng pamilya. Si Tiptoe kasi nakailang lipat yan ng bahay. Kumbaga napunta siya dito sa amin, napunta siya doon kay Seiya, napunta siya doon kay nila mami, lola namin. Mostly nandito siya sa amin sa bahay. And then one night somewhere between, basta years ago mga... 6 years ago. 6 years ago. Something happened na hindi namin inaakala mangyayari, which is... I think this is the first time we're gonna talk about it. 6 years ago, Tiptoe would always sleep in mom's room, her parents' room, always. And then sila kuya, sila ate niya sa mga kutsyon, I would sleep beside Tiptoe all the time. But then there's this one night where, I think around, you know, in the evening, I was about to sleep, but then I accidentally kind of stepped on Tiptoe on his foot a bit. He was crying, and I wanted to say sorry. So I went near him, tried to hug him and pet him and say sorry. And he reacted by biting me. Tiptoe suddenly bit Niana that night. It's over here. I've never talked about it in any video before. I never told any
one about it. No one knows except my family and close friends. And yeah, this thing right here, I'd see like little comments about it. It's basically a bite from Tiptoe. And I don't blame him because, you know, he's hurt, I understand. And di niya na rin naman sinasadya yung gano'n. Yeah. So that night, sobrang ano nun, nung moment na yun, sobrang... Dami nangyari. Kumbaga, siniyana talagang nagulat everyone as well. And then, nagising. Yes, everyone. Tapos nagpunta sila ospital, ganyan. And they did some stuff. And then when I went back home, Tiptoe was in his cage and he was like crying when he saw me. Yes. And then parang feeling ko na... He feels bad. I feel like he understood that. And I feel like he's sorry, but once again, it's not his fault. Yes. I don't blame him. It is what it is. I mean, it's part of me now. Hindi mo siya makakalimutan. And of course, lahat rin kami. Everything went back to normal kasi syempre hindi naman natin masisisi yung aso sa nangyari. We still treated him as a family dog. Yeah, literally after all of that happened, we were still playing with him and everything. Yes. Until we decided for him to be in our Lola's house. Since kasi palabas na rin si Natalia nun. Yes. Nag-agree ako kasi gusto ko lang rin na may kasamang like pet yung grandparents namin dun sa old house namin. Like what we said in our like past vlogs about Tiptoe. Yes, so we decided to like move him there in our old house to be with our grandparents. I don't regret it. Yeah. I'm happy that na-move siya dun sa grandparents namin kasi nagkaroon ng inaalagaan yung grandparents namin, which is si tatay at si mami. And ayun, kumbaga... Kasi dati ako, I was living in my grandparents' house. Tapos nag-move na kami ni Seiya. So wala na silang parang inaalagaan. So gusto ko lang magkaroon rin ng kasama yung grandparents namin dun sa old house namin. So yun, nagkaroon sila ng inaalagaan, which is si Tiptoe. Love na love nila si Tiptoe. Talagang tumataba si Tiptoe dun. We go there once in a while, ano lang, para bumisita lang. And nakikita namin si Tiptoe dun. Masaya siya. He sometimes go here as well when there's like an occasion, like Christmas, birthdays. Tinatry pa rin namin i-celebrate yung birthday day niya. Meron niyang mga vlog, makikita niyo. Nilalabas namin si Tiptoe to get groomed, get for his dogs. Cake for dogs. Actually, si Tiptoe, he's a senior dog na. Natakot ako kasi alam ko na matanda na si Tiptoe. I'm already like expecting na with his age na dadating yung day na kukunin na siya ni God. Meron pa ako nun dito sa phone ko, naka-search na parang Maltese lifespan kasi nga gusto kong, ano kumbaga, alam ko. I was expecting mga kaya niya pa ng mga 4 years pa. Ayun, medyo pinayo ko naman this time kasi siguro hindi siya nandito na nagstay. Pero I know that masakit sa grandparents namin kasi doon na nagstay ng matagal si Tiptoe. Out of the blue, bigla na lang sinabi sa akin nila Tita Claire ni Mami na hindi kumakain si Tiptoe. Sabi ko, go, dalhin nyo na sa vet. It doesn't matter kung kahit magkano man abutin o ano, basta ipagamot na. Tapos ayun nga, hindi daw kumakain na 4 days na. So nagpunta na sila sa vet. That day, medyo malakas pa si Tiptoe, nakakalakad. Kumbaga nag-responsive pa siya. Pero ang sinabi ng vet is critical na yung condition niya. Ayun, tinry nilang gamutin hanggang sa nalaman na meron siyang chronic kidney disease. Kami naman, thinking positive kami na kakayanin ni Tiptoe masurvive yung kung ano man yung lagay niya. As from there, tinatry na lang nilang gamutin. Nagbibigay sa amin ng updates yung vet. Buhay bisita pa kami ni Ate Seiya doon and pag dumadating kami, nagiging happy siya. He's wagging his tail. Ako naman, I decided to like not go kasi ayoko nakikita ng na nanghihina si Tiptoe. Parang hindi ko kaya. So, until ayun na nga, sobrang hina niya na sinabi na ng doktor na parang puntahan na. Kasi anytime daw, baka mag-collapse na siya. Tapos yun, everyone went and then ako, galing ako tarla. I decided to go straight to the vet. So, sabi nila parang ako na lang daw inihintay kasi hindi pa ako nagpakita kay Tiptoe. We waited for Kuya for like 30 minutes or so. And when Kuya went up, kasi na nandun kami, nakahiga lang si Tiptoe, you sleeping. He wasn't like minding us, he was just sleeping. But then when Kuya went up, he woke up, tried to lift his head. Ayun na, nakirinig ka niya. Pwede mo lang kantang gano'n. Tip. Tip. Wala akong nagdamatid siya. Okay, ayun na, dito. Try ka lang, hindi mo si Kylo. Ito! Hello! Alam mo lang, ikaw yan. Ano? Ang tagal namin dito, hindi ka nakaasya.
Hello. 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 I decided na bigyan pa ng chance kasi baka magkaroon ng miracle and kayanin pa ni Tiptoe. And that's the last time na nakita namin si Tiptoe. Ako yung huling umalis. I wanna make sure na he's fine going back to where he was supposed to be. Hindi ako natulog kasi naghihintay lang ako ng update sa doktor hanggang sa nag-text na yung vet na nag-collapse na nga daw si Tiptoe. And that time, talagang naiyak na naman ako. Pero I still had hope kasi sabi, i-revive daw. Na pagka-revive, ilalagay daw dun sa may oxygen incubator. So during that time, I was still hopeful hanggang sa, ayun na, andyan yung text na wala na nga, hindi na kinaya ni Tipto. Kaya, wala na. Hello, kaya ba? And that was the time where Tiptoe went to the Rainbow Bridge na. I know that he's just somewhere around looking after us. Sobrang bait ni Tiptoe. Lahat naman ng aso, they're giving love, unconditional love sa atin. We had our last day with Tiptoe. Nagpaano kami ng burol niya. And yeah, that's the day na huli namin siya nakita at nasabi namin lahat ng mga gusto namin sabihin. Believing that he's listening and he could understand us, reminiscing some memories, good memories with him. Even got him lots of flowers, and Mom and Atenia painted something for him. This is just us sharing the story of our dog because we don't want him to be forgotten and we want him to be remembered as part of the family. Ngayon, nandito na siya. So, andito na ngayon si Tiptoe. Yung ashes niya nandun sa love, pero it is part of him. And as you can see, and we have his teeth. Hair. And some hair in this photo here. As marami pa kami pinagawa kasi I still wanna be able to like see him around, you know. He's such a lovely, lovely, lovely dog. Lovely, fluffy dog. We will miss you, Tiptoe, if ever you're listening and if ever you're just around. And I hope you're happy there in the Rainbow Bridge. Fly with God. Tiptoe! We love you and we will miss you. Thank you for all the memories that you gave to us sa pagbantay sa amin ng buong pamilya. And sa lahat-lahat-lahat ng memories na nabigay mo sa amin, sobrang salamat. Everything, thank you. We love you, Tiptoe. Fly high. Fly high, buddy. I love you. And we love you, all of us in the family. Everyone. We love you. Bye. What if it's different this time? What if we What if the story ends? What if we lose again? In my dreams.